Hello po, mga ka-OFW po dyan. Kumusta kayo muli? Mag-share ulit ako ng luto ng molokhiya. Yung dahon naman. Yung dahon. So guys, yung saluyot, share ko po sa inyo paano ang version nila dito. Ginis ako yung ano lang to, garlic at saka onion maliit. Nagsama ko na sila. Gisa muna natin yung onion sa yung garlic na mix. Tapos ito naman ay coriander leaves. Igisa natin. Yan. Okay guys. Gisa natin para mabango. If the smell come out, the aroma of the coriander leaves. You guys, yan po. Gisa natin, salty. Share ko to sa inyo itong recipe na to. Kasi sa atin sa Pilipinas, ang luto lang ng saluyo, tinahalo lang natin sa laswa, diba? Wala tayong ibang version ng luto ng saluyot. Gisa natin ang igisa ang coriander sa bawang at sibuyas. Yan. Tapos, lagyan natin ang coriander powder. Yan guys. Sa mga nag-aaral magluto dyan, sa mga baguhan ng mga OFW, na gusto ng mga amo magluluto din sila, guys, sundan nyo lang po ito para matuwa naman sa inyo yung mga employer nyo. Kung noon ay mga unang pasok ninyo ay mga bababagsik sila, baka ngayon pag marunong na kayo unti-unti magluto ay babait na sila. Yan guys, ganyan. Gisa para lumabas yung amoy ng coriander. Okay. Tapos, ilalagay naman natin guys yung frozen na saluyot. Tawag nila dito sa Middle East is molokhiya. Yan. Ito ay fresh na molokhiya na saluyot. At nililinis ko, inaano ko sa apoy para maluto siya ng konti. Tapos inilalagay ko sa freezer para hindi kailangan ko magluto ng ganito, pupunta ako sa palengke sa Jamaica o yung amo ko. Yan guys. Igisa naman natin siya sa coriander at saka sa bawang. Sa Lebanese, sa Lebanon, yan, gusto nila ito. Karaniwan nila itong niluluto pag tanghalian, pag lunch. Kasi ito ay marami sa kanilang lugar. Nadagdagan ko pa kasi pati sa baba, kakain. Yan. Yan guys. Marami na to. Yan.
ibang version naman ng pagluluto ng saluyot. Frozen siya. Maganda ito guys sa mga nandito sa Middle East na nagluluto talaga. I-frozen nyo yung saluyot. Pag i-blend nyo, maganda siyang tingnan. Parang bumili lang kayo sa Jamaya. Yan, tapos lagyan natin ng sabaw ng manok. Kailangan may laga ito ng sabaw ng manok. Laga ka ng isa. Buong manok, isabaw mo. Yan yung sabaw dito. Binalik ko yun guys kasi imamash ko yun. Imamash ko yung sibuyas. Yan. Yan siya. Tapos yung manok, kunin natin. Nilaga ko ito guys, yung manok, buong manok. Kasi halo natin ito dito sa saluyot. Yan. Palalamigin natin para himay-himayin mamaya. Ito yung manok. Lagyan natin ito ng maji. Isang maji guys, pampalasa. Dagdag ng lasa. Tapos, black pepper. Ito guys, chili paste. Chili paste, meron to dito sa Middle East. Mabibili kayo sa amo nyo. Ihalo nyo dyan para dagdag sa lasa. Yan. Chili paste. Pakuluin natin. Yan. Tapos magsasaing tayo ngayon ng kapartner nito na kanin. Pakita ko rin sa inyo. Ito guys. Rice with vermicelli. Vermicelli. Yan. Yan ang pinapartner nila sa pagkain itong saluyot. Isa natin. Bismillah. Initin natin konti ang kaldero. Samahan niyo ako guys. Subscribe naman po sa YouTube channel ko. Gawin natin yan. Sige
freezer. Ayan. Ayan. Ito guys, yung saluyot, napakadaling gawin. Basta ready na yung saluyot ninyo. Sa mga baguhan dyan, nagluluto, sa mga bagong OFW dito, sa Middle East, na nag-aaral pa lang magluto, medyo nahirapan kayo. Ako ganun din ako nung una, hirap na hirap din ako kung anong lulutuin ko. Kasi yung amo ko, pumasok sa trabaho. Iniisip ko paano ang pagkain nila. Pinag-aralan ko yung luto nila. Guys, natuto naman ako sa awa ng Diyos. Mga simple pagkain lang guys, kaya na yan. Ako ito, mga simpleng pagkain lang nilang niluluto ko. Yung kaya ko lang lutuin. Yan, ganyan oh. Mapula na siya. Umupula na. Mapulahin natin guys. Tapos isasama natin yung kanin dyan. Yung bigas. Ang pagluluto ng kanin dito parang pasta. Papakuluan mo ng bigas. Tapos itatapo ng tubig. Pasta style. Ayan guys, okay na to. Ganyan lang. Sige, lalagay natin yung kanin. Yung bigas pala, hindi kanin. Ayan, pwede na yan guys. Bismillah. Lalagay natin para mag-mix siya. Ayan, may natin ang bigas. Nilinisan ko tubig. Ayan, lagay natin dyan. Tapos, lagyan natin ng asin. Yan guys, lagyan natin ng asin. Asin yung nilagay ko. Yan. Style pasta nga yung pagluluto dito ng kanin. May asin. Tapos, lagyan natin ng tubig. Sinusugat ko yung ano, yung tubig kasi hindi ako marunong magsukat ng tubig na diretso lang. Sa atin kasi sa Pilipinas, di ba, ginaganon-ganon. Yan, mainit na kasi yan eh. Tayo natin kumulo, guys. Ang ating kanin. Yan, pakuluin natin. Lulutuin natin ang ating kanin. Tapos, yung ating manok, hihimayin na natin. Yan, himayin na natin yung manok. Sasama natin doon sa molokiya. Suot ako ng gloves kasi para hindi ano yung saluyot. Yan. Mayin natin to. Lagay natin sa saluyot. Sama natin siya. Maganda itong ulam para sa mga bata. Tsaka sa mga nagbubuntis dyan. Sa mga nagbubuntis pala. Maganda yung ano, saluyot. Kahit kalahati lang ng manok, pakuluan nyo lang yun. Oh, ulam na yan. Yan.
pa. Yun na guys, naihalo ko na yung lahat ng manok. Patayin na lang natin maluto yung lukiya. Ayan. Ito natin muna. Tapos yung ating kanin. Oh, wow, mashallah. Yun guys, yung kanin. Hinaan ko lang yung apoy para maluto siya. Guys, ito lemon. Lalagyan natin ito ng lemon para masarap. Guys. Auntie, kalas? Eh, kalas. Sorry. Mama. Eh, hada adi, kape. Kulukum kape ada? Eh, kupo, kape. Auntie, mama. May akin na doluway. Ayan guys, ang kanin ko na niluto. Okay na, luto na siya. Konting drain na lang. Ayan. Nilagyan natin ng limon guys. Ayan. Alasa. Ay, hindi ako. Ayan, ano siya? Ayan, ano siya? Ayan, ano siya? Ayan. Yun guys, yan na yung aking niluto. Sundan nyo lang po yun, yung umpisa ng paggawa ko sa mga baguhan dyan na nag-aaral, magluto. Yan, masarap yan guys. See you next vlog. Salamat sa panonood nyo.